God's blessings be upon you all on this Monday, the 8th week in ordinary time, as we celebrate the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. In the Gospel, a young man asked Jesus, "What must I do to inherit eternal life?" And in the first reading, Saint Peter described this eternal life. It is an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you, who by the power of God are safeguarded through faith to a salvation that is ready to be revealed in the final time. So what does eternal life mean? According to Saint Peter, you will rejoice with an indescribable and glorious joy. Yun ang salvation. That is the goal of faith. But the faith of the young man whom Jesus loved, minahal ni Jesus, pero sinabihan, there's one thing lacking. May kulang ka pa. Masyado kang attached sa iyong mga pag-aari, sa iyong material possession. God should be above all. Hindi iyong material possessions ang gagawin mong Diyos. Iwanan mo yan. Tapos sumunod ka sa akin. And then you will rejoice with an indescribable and glorious joy. That's what we are looking for. That's what our heart desires. Kagaya ng desire ng heart ng young man na ito. Nung sinabihan siya, detach yourself from your possessions. His face fell, and he went away sad, for he had many possessions. So in the face of the standards that Jesus said, the disciples said, "Ang hirap-hirap naman nung tinuturo mo. Sinong maliligtas?" Jesus said, "For human beings, it is impossible, but not for God. All things are possible for God." So, God created us without us, sabi ni St. Augustine, but He did not will to save us without us. So ito ang punto ko ngayon sa homily. St. John, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, God is merciful. All things are possible for Him. Kahit mahirap, magagawa natin. But, to receive His mercy, we must admit our faults. Dapat malaman mo. Ang tawag dito sa gospel about the young man, the great refuser. Sinasabihan ka nang you will enjoy life that will never end. Sabi ni St. Peter, you will rejoice with an indescribable and glorious joy. He refused. Just like Lucifer, the king of lies, our name for Satan in the Old Testament. Ang ibig pong sabihin ng Lucifer ay carrier of the light. Pero tinanong din siya ng Diyos, sabi sa Old Testament, "Will you serve me?" Sabi ni sobrang pride ni Lucifer, sabi niya, "Non serviam" in Latin. "I will not serve." So there was a great battle in heaven. Saint Michael defeated Lucifer and he was thrown down into the underworld. So hanggang ngayon, pasama pa ang loob niya, pati tayo, tinutukso, natitempt. So to receive God's mercy, we must admit our faults so that He can cleanse us from all unrighteousness. So conversion, ang ibig sabihin. Like a physician who probes the wound
before treating it, God, by His Word and by His Spirit, cast a living light on sin. I would like to talk, kalagay ito sa ano eh, the Catechism of the Catholic Church, about what blocks us, anong nahaumahadlang para matamo natin itong indescribable joy na pinapangako ng Panginoon. Ang una, sabi ni St. John Cassian and St. Gregory the Great, mayroon silang sinasabing the seven capital sins. Yun yung pitong ugat ng ating refusal. Ang una, yung pride. Kagaya ni Lucifer. Ang yabang na niya. Kasi he had great power. Sabi niya, I will not serve. Non servia. So naging Satanas tuloy siya. Pride. Refusing to honor God alone and serve Him. That's the first capital sin. The second capital sin is avarice. Ito naman yung sayang man. Avarice means greed. Yung overweening, yung sobrang attachment to material things na para bang yung pagkatao mo dyan na nakaugat. His face fell and he went away sad, for he had many possessions. Greed and avarice. The next capital sin in the Catechism of the Church is envy. So pag nainggit tayo, minsan natutulak tayo, nagagawa ng paraan, siraan gaya siya, maging marites ka, maricor, o kung ano-anong mga gagawin mo, sisiraan mo. Envy. O kaya, mas malaki kondominium mo ah. So wala naman isang ibang pamamaraan na nakawin na lang ngayong hindi kanya. Dahil sa pagkaingit. Then, the fourth capital sin is anger. Yung hindi mo kung anger management ang tawag ngayon eh. May mga tao na sa galit nila, pumapatay, kung ano na lang kanilang nagagawa. Then the next is lust. Marami ding ayaw pakawalan ang kanilang pagnanasa sa laman. Maraming kasalanan ang nangyayari. Ito yung mga ugat nga ng kasalanan. Pride, greed, envy, anger, lust. Yung iba, gluttony naman. Sinasabihan ng huwag lantakan niyong humba at saka litson, tumitira pa rin. Yung ibang pare namin, nauna pa sa akin, batang-bata, nasa simiteryo na dinadalaw ko araw-araw. Ang pangpito, kasalanan nating lahat, sloth, katamaran, lalo na sa mga bagay na espirituhan. Natatamad kang magsimba, tatamad kang magdasal, yung mga pari natatamad minsan na maghanda ng kanilang homili, hanggang ang kasalanan, hindi naman yan na bigla kang bagsak eh. Incline yan, na unti-unti yan, hanggang bigla na lang makikita mo na kasadlak na sa putik ng kasalanan. So ngayon pala, paghahanda na itong sinasabi ko, to confess our faults, dahil sa Miyerkules, buong simbahan na ang magsasabi, confess your sins and believe in the gospel. Pero, ang sinasabi ko ngayon, you have to confess so that you will receive God's mercy. Yung bubuksan niyang pankreas mo, tapos, o kaya atay, halimbawa may cancer ka sa atay, ang cancer sa lungs, bubuksan niyong katawan mo pagkatapos,
tatanggalin ng doktor yan. Hanggang hindi nalalaman na may cancer ka, patuloy yan na lumalaki, mag-metastasis hanggang huli na. Gaya ng ibang mga tao na sasabihin, mamaya na ako magbabalik sa Panginoon. Magtampisaw muna ako sa putik ng kaligayahan. Mas bigla na lang, naghihingalo na. Bigla na lang, nawalan ng malay, nagka-stroke, huli na ang lahat. To receive God's mercy, we have to confess our faults. We have to examine ourselves. Ano doon sa mga pitong capital sins ang humahadlang sa akin in totally giving myself to God? Kasi pwedeng tumanda ka na lang sa pagkapare. You are holding something back. Lagi kang nagsisimba araw-araw. May tinda, hindi pa rin lubusan ang pagbibigay mo ng iyong sarili sa Panginoon. You hold on to your honors and awards and tapos sabi ni Thomas Merton, yung mga bagay na lumilipas, parang dinidikit po sa katawan mo. Kaya para kang mami sa Egypt na pag inalis lahat yan, kikita, bulok ka pala. To receive God's mercy, we should confess our faults. Kaya sa simula ng misa, sinasabi na, let us acknowledge our sins. So hindi dapat dito yan, kundi tatagos sa kaliit-liitang himay-may ng ating pagkatao para magbago tayo. Para malaman natin na we are still refusing to accept God completely. Pride, avarice, envy, lust, gluttony, anger, sloth. Pagdasal natin na sana, kagaya ng sinasabi sa Katekism, liwanagan tayo ng Espiritu Santo, makikilala natin ang ating sarili, kilalanin natin ang ating pagkamakasalanan upang babaha sa atin ang biyaya ng Panginoon.